ini chat kita ini dah hechan abun tangkap. 3, 2, 1, let's go. Driving school. Kailangan ko mag-aral muli ng driving. Dito ako ngayon sa Malabon. Nakakagin ko na. Hey guys, nag-enroll na ako sa dito sa master. Ali, magbabayad na ako. 3-5 pag TDC. Ano may TDC, boss? Yung TDC po yung natin. Yung theoretical driving course bago ang ako ang student driving. May certificate naman to, sir, no? Apas naman. May certificate siya. Accredited doon ang LDO. Yes. Yun, practice driving tayo, refresh course. Kasi almost 3 years na akong hindi nakapag-drive. 3 years, tagal. Puro motor na lang. Nibago na naman to. So, tayo nyo guys yung dag to para dito sa bagong journey na naman. Driving naman tayo. Para makaikot tayo all around the world. Ako na lang. Around the world. Mabait na ako. Mabait. Right back. Yan, may schedule na ako guys. Darating na June 14, 15, 8 to 5, ay 8 to 12. Bayad na rin tayo guys. Mura lang dito. 2,500. Yes. Malamang magdi-drifting na ako nito. Drifting. So yun. Start to June 14-15. Kaya isa-kits tayo sa bagong journey ni Mr. William. Tour vlogs. Wait na lang tayo schedule. Salamat. Pag may ano na, okay lang eh, no? Pag may lisensya na, boss, no? Ah, boss. Mas madali na. Ayan, guys, meron silang mga meaning pala ng road, no? Respect, obey, and discipline. Ayan, guys, tandaan po natin yan, no? Sabi nga, safety first, di ba? At ito yung mga call sign, sign ng mga, ano, sign ng mga dapat natin tandaan. Ayan, tuturo rin sa akin ni Lazaro. Dito ako ngayon sa room nila. May room din sila guys na pala yung mga warning sign. Traffic lights, livery, dami eh. No? Formative. Parking, hospital. Yung mga importante yan. Na dapat natin tandaan. Regulatory. Yan. Yan yung mga bawal na dapat nating sundin. Ah, ito pala yung tinatawag na blow baguettes. Ito yung blow baguettes, guys. Battery, light, oil, water, brakes, air, gas, engine tools, siyempre salt. Meron ding batas na tinatawag na RA-10752. This rule must be followed by all vehicles. Okay, pag ganyan pala, first to stop, first to go. Kapag nakakita ka ng mga intersection. Ayun. Yung mga call sign. Yung traffic sign. Meron din silang motorcycle hand signal. Ayan, importante rin to sa mga nagpo-motor. Tsaka, ito, I pledge always wear helmet. Sa mga nagpo-motor yan. Ito yung room nila. Meron silang room na driving. Ayan. Tapos may mga lesson pa. O, diba? Ayan. Nag-aaral po tayo ng driving at ito, nag-enroll na ako. Good luck sa akin sa dating June 14-15.
Arangkado na naman si Sir BPM. Bagong journey, bagong pupuntahan ng mga tour. Ayan, mas makaparami tour natin kasi driving na. Four wheels drive na dadali natin din na motor. So guys, maraming salamat at tayo nyo ang aking vlog sa pagdadriving. So, kita kits! Bye-bye guys! Morning guys! Ito na ako ngayon sa aking day one sa aking driving school. Ayan o, nahihintitrive ko guys. Ano pangalan mo, kuya? Si Master Joel. Master Joel kasama ko ngayon, mga idol. Sir, binabalag ko eh. Grabe yan kasi ako eh. Sige ba? Si Master Joel kasama ko ngayon. For hours po yung day one ko, so bukas ulit, may 4 hours ulit ako. Tingin the drive natin. Take. Ayun, mag-i-start na kami ni Kuya, oh, ni Master Joel. So, magpapagas muna kami guys. Ikot kami dito lang sa Balang. Hali, nga, almost 3 years akong hindi na nakapag-drive. Nahintok dahil nung puro pandemic. Stay sa bahay, sa trabaho, motor, puro motor ako ngayon. Nagda-drive pero hindi yung hudot-hudot. Hindi yung dire-direto. Dito sa Mazda driving guys, ang binayara ko is 3.4 manual. So, parang na-crash course. So, 4 hours ngayon, tapos bukas 4 hours. Ay, lalagyan mo siya ng gas. Halos kahit ko. Yung mahalaga lang naman talaga, di ba? Kapag ka nasa tuloy ka o nasa matataas, huwag kang matras, di ba? Hindi yung matras mo sa sakyan. Ganun, yan ang hahanapin mo ngayon. Dapat nga kasi, sakaling dapat magpreno ka, makabanti ka agad nang walang matras, di ba? Doon ako natakot dati. Natakot ako mabangga. Siguro kapag nagamay-damay mo yan, di ba? Ngayon pa lang. Sigurado hindi na tayo para mamatay yan. Madalas. Mamatayan, okay lang, normal yun. Normal sa naghahanap ng ano yun, ng flexure.
Ayan. Tapos, ayan lang muna hanapin mo ngayon, sir. Tapos, pagka okay na, ayan, body unlock, diba? Mapaandar mo siya, tapos mapahinto mo siya na hindi ka nagpapren. Yan muna yan. O, yan muna. Tapos na, yun, maragawa mo lang natin naman yan sa premera, diba? Tapos, gagawin mo din yan lang sa paatras din naman, diba? Sa matarik na paatras din. Kailangan mo yan eh. Kailangan mo yan lahat sa mga pag-park, sa mga mall, diba? Kasi mo sa SM North, yung mga bago kumakagat ng parking. Pabilog pa, diba? Pabilog na pataas. Paikot-ikot. Medyo mahirap pagka ganun na hindi mo alam yan. Siguro, takbo mo lang dahil talaga doon kasi hindi pwede nga eh. Mabilis. Kumbaga dito sa manual, hindi mo siya pwedeng dayaan. Hindi mo talaga siya matataya sa clutch. Di ba talaga mahahanapin mo siya. Ganun, it's a decent. So, hey guys, mag-i-start na ako mag-driving. Good luck to me. Si Master, go away. Diba? Tapos, ayun sila mga kukomportable yan mo, sir. Sa upuan yan, dapat laging abot mo yung clutch. Dito pa ako na clutch. Dito siya, sir. Dito naman siya. Yan, timbangan na ito. Takan mo lang kasi ikaw na mag-usod. Dapat abot mo yung clutch. So, tingnan mo, apakan mo siya. Sa abot yung clutch. Ito pa, inunod ko. Pag inangat mo, lock siya, di ba? Pagka binaba mo, ito ba? Ready siya. Nakataas pa yan, sir. Una, tapos yung likod mo, sir. Okay na ba? Okay, okay naman. Palak nga ng pinto, sir. Okay na. Okay. Tapos, sige, sir. Subukan mo nga. Baka mamaya, naalala mo pa rin yung pagdadrive mo noon. So, hanapin mo muna yung clutch niya. Okay. Okay na. Sige. Yun, diba? Lagyan mo sa kramera muna. Ayan, huwag ka muna mag-gas, diba? Katulad nga ng kanina, ang ginagawa ko. Hanapin ko lang siya. Diba? Hagyan. Sige. Kanting gas lang. Ngayon, sir, huwag ka muna nga mag-gas. Hanapin mo muna yung clutch. Ganun. Kumbaga, yun, bitangan mo lang siya. Hayaan mo siyang umatras. Para mahanap mo, di ba? Hayaan mo muna umatras. Tapos hanapin mo, unti-unti, bitangan mo yung clutch, dun mo siya makahanap eh. Matay, di ba? Hindi naman. So, ilagay mo sa primera. Unti-unti. Sige, bitangan mo yung preno. Sige, wala. Ayan, di ba? Maabanti ka, di ba? Pahintuin mo siya. Halos ang pagitan na halos ganun lang. Halos konti-konti lang. Hindi mo siya kailangan isagad. Masagad mo man yung clutch, di ba? Masagad mo man siya, di ba? Mabalik mo agad sa kahintuan niya o kaandaran niya. Di ba? Sige. Bitahan mo siya, huwag kang mag-preno. Ayan mo lang siya, sige. Okay. Ayan. Sige, huwag kang mag-preno. Ayan mo, bitahan mo punti-unti yung clutch. Huwag kang mahanap niya yung kaandaran niya, huwag kang mag-gas. Ayan, malapit na. Ayan. May mapahinto mo siya nang hindi ka nag-gas. Ayan. O sige, mapapahinto mo yan. Diba? Mapapahinto mo yan. Tapangan mo lang siya konti-konti. Yeah. O diba? Ayun, kumbaga yun ang kahintuan niya. Diba? Okay, normal yan. Hindi rin mawawala yung pagdadrive mo dati sa manual. Ay, alam mo lang po, parang nagre-refresh ka lang. Pero yun na yan eh. Pagka alam mo na kasi mag-drive, maalala mo na yun lahat. Hindi ka tulad pagmatik. Matik, napakadali ng matik. Di ba sa Pulsar Domingo? Apo. Yan yung pinag-guide ko nila. Oo, oh, halos. So, huwag kang lumagpas dyan. Lagi. Makakaliwa ka. Dapat mapunta ka pa rin sa kanan. Sa linya mo pa rin, di ba? Makanan ka, dapat sa kanan ka lang talaga mapunta. Pwede ba ako umalan dyan? Kaliwa ka dyan. Sa kaliwa. Kaliwa. Ayan, sige. Sige. Go. Ay, diba? Tingin-tingin sa side mirror. Bago lang ito. Awas, tuloy lang. Balik. Thank you.
umabot yun ng 20 o kung hindi man, di ba? Lagyan mo sa segunda. Silip-silipin mo yung speedometer mo. So kaya, di ba? Katulad pa rin dati, di ba? Pakinggan mo yung makina. Medyo galit na sa segunda. Medyo galit na sa segunda. Galit ng tercera. Sige, sir. Paabutin mo siya ng halos mag-20. Yan. Okay, tapak sa clutch. Bitaw sa gas. Segunda. Yun. Bitaw na sa clutch. Halos pwede na yan. Bitawan talaga ng toto. Yun. Di ba? Pwedeng ano na lang. Oo. Ngayon, iiwas ka dyan, di ba? Iwasan mo yan, pakaliwa. Kasi alanganin kung pakanan, baka mahulog tayo sa kanan. Yes, masayas ka pakanan, sir. Sige, primera ulit, tapak sa clutch. Lalay sa preno. Tingin-tingin dyan sa kaliwa. Pakaliwa, pakanan na lang tayo. Ayan. Bitaw mo lang yung clutch. Tulad ng pagbitaw mo lang ano, diba? Tulad ng pagbitaw mo dun na hindi ka nagagas. Ganun muna siya, diba? Tulad sa matik. Sa matik, diba? Umaandar siya ng kusa. Kahit hindi ka mag-gas, di ba? Pag binitaan ng preno, andar ka ng kusa. O ganun din ang magagawin mo dito para mandar ka ng bahagya. Bitahan mo lang yung clutch ng bahagya, huwag ka muna mag-gas. Ganun ng ano eh, sa matik. Kaya may kaandaran ng ganun, siguro para yun sa mga pagliko, di ba? Para hindi ka muna mag-gas. Kasi dapat mabagal lang sa mga pagliko eh. Pag medyo sanay ka na, talagang ano, makapag-gas ka na, di mo na mamalaya. Is good lang. Bitaw sa gas. Ayos. Siguro na nasira yung ano. Clutch driver kasi ako. Yung ganun daw pala. Sa medyo yung mga laging nakatapak sa clutch, di ba? Dapat pala po siguro na binibitaw. Bitawan mo na agad. Yung pagbitaw, syempre ano pa rin. Hindi bigla, kumbaga dahan-dahan pa rin, pero pwede mo isagad. Dapat talaga mabitawan mo siya. Sa primera nga, mabibitawan mo pa rin yan. Sige, bitawan mo yan. Nakabitaw ka na yan. Sige, talim mo yung gas. Kaya lang nga kasi, lilipat ka agad ng segunda eh. Kaya minsan hindi na para bitawan pa. Dandahan yung ano yung bitaw sa clutch pa rin. Dandahan, pero pwede mo isagad ng bitaw. Hindi pa rin nawawala yun. Yung pagdadrive mo, hindi na nawawala. Hindi kayo na agad na. Wala mo pa rin yung ginagawa mo.
Hey guys, babalik kami ni Master Joel. Ayos. Sir, ano grade ko, sir? 100, sir. Yan guys, natapos na kami. At day 1 namin. Grabe. Bigot kami ng EDSA, Monumento. Bigot kami ng Monumento Circle. Balik dito. Sobrang satisfied sa akin si Master Joel. Thank you sa lahat po ng nag-pray. Ayan. At nag-guide sa akin si Master. Hali, thank you. Alam ba? Bukas ulit, day 2. Okay guys, day 2 ko na. Morning. Day 2. Day 2 ko na ngayon sa aking refresh course sa driving. So, let's go. Yun. At day 2 ko na ngayon sa aking refresh course. Automatic, manual driving. So, ayan, nandito ulit tayo. Tayo natin si Master Joel. Aking instructor. Master! Ayan, si Master, nandito lang. Ayan, si Master Joel. Yun, dito na. Ito si Master Joel, ayun o. Let's go! Dito na, dito. Check muna natin yung tinatawag ko na. Engine, gasoline, brake. Lahat, check natin para okay lahat. Sir, makakulang sa bet. Pinala sa challenge na naman. Sama ko si Master Joel. Walang challenge. Walang challenge. Walang ka ng tempo. Okay. Ano ba? Ang master ko, di ba? Ako. Inip kasi ngayon, mister ko na. Saan ba tayo? Pamanang meso dito. Hindi lang lang. Pagbigin mo na lang ng pangakaliwa. Sagad mo ng kaliwa. Start ka. Sige, pwede mo. Record ka na muna mo. Ganun lang sa rubalang. Ayan guys, dito kami ngayon sa Venezuela. Dito naman kami umikot. Kasama ko si Master Po. Punta kami sa bahay namin sa Venezuela. Isasama ko si Master Joe. Kunting konti guys, konti na lang pero wala. Kaya. Check lang lagi. Baga refresh course. Throwback na yung mga dati kong dinadrive kasi dati nagdadrive na ako talaga. Kaso 3 years ago. So napakatagal din. Diba? Baga yung mga buto-buto ka lang ng mga ito. Hindi ka porbi sa moto. Naka-relax na yung paa mo dito, lahat gagawin mo. Pati yung isip mo, utak mo, tenga mo, siyempre, gamitin mo pa rin yung sense mo. Lahat ng sense mo, gamitin mo na, 7 sense. Pag talaga nagda-trip ka ng 4-wheel, dapat mo, ginagamit mo lahat ng sense mo. Okay guys, papasok namin ng ano ng lawang bato.
traffic. Ayan, si sir mo na ako. Traffic, yung mga stoplight, di ba? Si sir mo na ako ng tatay ko. Pupunta kami, pupunta kami dyan. At yun guys, dan na tayo sa ating day 2 ng ating driving lesson with Master Joel. So guys, kung yan, nag-refresh ako ngayon. So, eto, natapos ko na yung aking driving course. So, yun, waiting tayo sa ating certificate. Mahalagang bagay din po yan para magamit na. Kaya po ako nag-refresh course dahil magpa-professional din kasi akong driver dahil ang driving ko ay 1-2. So, need ko ng mag-upgrade, ika nga. So, yun. Wait na lang ako certificate din. Ayos. Thank you guys. Sana na gustuhan niyo yung driving lesson natin. Marami tayong natutunan kay Master Joel. Muli, maraming salamat po.